Okay, ngayon po, dadako na po tayo sa ating panel discussion. So ang ating pong mga guests, Reverend Father Paul, Monsignor Ruben, and Brother Michael, inaanyayahan po kayo sa ating sa unahan. Kasama ba ako? Yan, opo. Para sa inyong mga questions. Meron na po ba tayong mga katanungan sa atin pong mga guests? Ayan, meron pong tumaas ng kamay. Maari pong mabigyan ng mikropono. May tumaas po ng kamay dito. Ayan. Good morning to each and everyone. Father, ang question ko po ay hindi po lingid sa kaalaman ng atin pong mamamayang Pilipino at sa iba pong bansa, every Wednesday, pumupunta po kami sa Redemptorist dito po sa Lipa at kung kami naman po nasa Manila, sa Baclaran. Nagpe-pray po kami doon sa atin pong Panginoon through our Mother of Perpetual Help. Ang tanong ko po, bakit hindi po siya kasama sa mga kinurunahan? Yun lang po. Thank you. Salamat po sa tanong. Isang magandang katanungan, no? Lalo na po yung nasa Baclaran dahil ang Baclaran ay ang National Shrine of Our Lady of Perpetual Help. Tulad po nung nakita natin kanina, para igawad yung koronasyon, kailangang may petisyon. So siguro po, dahil malaganap na naman talaga yung pamimintuho, baka hindi na rin nakita ng mga paring redentorista ang pangangailangan pa ng isang petisyon para sa koronasyon. Dahil ito, ang koronasyon nga ay isang opisyal na pagkilala, no? Pero meron man ito o wala, kung nakikita mo ng buhay na buhay yung debosyon at tayo ay saksi dito na hindi lamang sa Baclaran, kundi kahit sa ang parokya, no, ang araw ng Miyerkules ay araw ng pamimintuho. So siguro, hindi na nila nakita yung ganong pangangailangan. Kaya wala tayong nakita sa hanay ng mga koronada na anumang imahen o larawan ng ina ng laging saklolo. Siguro isang related question din dyan, ano, dahil nung sinulat ko yung aklat, ang isang aklat ko po na sinusulat ngayon at hopefully lalabas din, tungkol sa Nuestra Señora de Guia, ang pinakamatandang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas. May isang nagtanong sa akin na isang resource person ko. Sabi niya, bakit kung siya yung pinakamatanda, bakit hindi siya ang unang nakoronahan? Sa pagsasaliksik ko, ang imahe ng Nuestra Señora de Guia sa loob ng 147 years ay wala sa ermita. Dahil 1771 nasira ang simbahan ng ermita dahil sa lindol, inilipat siya sa katedral at nanatili siya doon hanggang 1918, no? So siguro dahil sa pagkawala niya sa ermita, sabihin natin yung pamimintuho medyo humina, no? At noon lamang 1955 siya na koronahan. So yun po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang din na hindi lahat, sa lahat ng pagkakataon ay nabibigyan ng ganong pagkilala ang isang imahen. At minsan, siguro itatanong din natin, kailangan pa ba yung pagkilala kung malaganap na naman talaga at kitang-kita na yung debosyon? Ayan, sana po nasagot ang ating katanungan. Meron po tayong online question dito mula kay Jerome Tikatik. Nanonood po siya live from Indiana sa US. Ito po ang kanyang katanong. Bilang isang laiko, ano ba ang dapat at tamang gawin para sa pagdedebosyon sa Mahal na Ina? Sapat na ba ang pagdarasal ng banal na rosaryo? Yun po. Ang Santo Rosaryo ang pinakakaraniwang, sabihin nating, paraan ng pamimintuho sa Mahal na Birhen. At bagamat ito yung pinakasimple, siguro pwede nating sabihin ito din yung pinakamayaman dahil
alam naman natin na sa bawat misteryo ng Santo Rosario, hindi si Maria ang focus, kundi ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. At siguro yun yung isang kagandahan ng Santo Rosario. Bagamat marami tayong iba't ibang anyo ng pamimintuho sa Mahal na Birhen, ang pagpuputong ng korona ay isa ring uri ng pamimintuho. Pero siguro yung Santo Rosario, sabihin natin, pwede nang sapat. Pero siguro ang itatanong din natin sa ating sarili, saan humahantong ang pamimintuho natin sa Mahal na Birhen? So alam na natin ang sagot, ad Jesum per Mariam. Dapat ilapit tayo kay Kristo. At kung nailapit tayo kay Kristo, sana makita naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yes po, Monsignor. Napakaganda na sagot ni Brother. At saka nasa mensahe naman sa lahat ng apparition, lalo tigit sa Fatima, na conversion of your, ng yung pagsisisi sa mga kasalanan, conversion ng puso, yung maging daan ng kapayapaan at manalangin. Ikasama sa mga sinabi ni Brother. At gusto ko palang idugtong kanina, Brother, tungkol sa mga Redentorista. Ito palang devotion sa Mahal na Birhen, ang ina ng lagi sa Klolo, nanggaling muna sa Cebu. Pagkatapos, dinala sa Lipa, and mula sa Lipa, dinala sa Baclaran. Dumaan pala po ng Lipa. Ayan. Father Paul, meron ka bang gustong idagdag dun sa question? Or, yan, sige. Maaring ang tama po yung sinabi ni Brother Michael, no? Ang Banal Rosario, ito ay isa lamang sa mga napakarami nating pamamaraan upang makapagdebosyon sa Mahal na Birhen. No, gaya po ng mga tanong noong umikot ang ating mahal na ina sa mga barangay, ano po ba ang aming pwedeng gawin? Ano po ba ang aming pwedeng dasalin? Meron po tayong mga libritong iniwan, no, pinamagatang ipadama. Merong mga awitin patungkol sa mahal na ina, merong palagi ang novena, merong ilang mga dasal, merong nagsagawa ng 2,000 Hail Marys, merong nagsagawa ng pagsasayaw. Iba't iba pong pamamaraan, pero ang lahat ng ito, lahat ay patungkol sa Mahal na Birhen. Ngunit nais ko ring bigyang diin yung sinabi rin ni Brother Michael, no? Lahat ng iyan nakatuon sa paglapit natin sa Mahal na Ina. Pero muli, lagi namang to Jesus through Mary. Si Maria, tayo lumalapit sa kanya dahil siya ay ating ina. Dahil sa pamamagitan niya, tayo ay mas napapalapit sa ating Panginoong Jesus na kanyang anak. Amen. Ayun. Thank you sa inyo pong magagandang mga sagot sa ating question. Meron pong nagtaas ng kamay. Ayun po, mula dun sa likod. Si Tita Gia. Ang aking pong katanungan ay para kay Monsignor. Monsignor, kasi po yung anak ko po ay palagi niya po binabasa niya po kasi yung about Mary Mediatrix. So since tinatanong niya po ako kung since daw po na hindi na na-recognize ang Mary Mediatrix, ay ano daw po ba ang mangyayari? Kung ito po ba ay mananatili pa rin or ano, yun po yung katanungan niya sa akin na hindi ko naman masagot. Kaya yun, mabuti na lang po na discuss ninyo ay di yun po yung at least ay masasabi ko po sa kanya. Tulad ng sinabi ni Brother kanina, hindi ito kasama sa dinify na dogma ex cathedra, kundi isa sa mga paniniwala ng simbahan na malimit mismong si Pope John Paul II, si Pope Francis, laging nababanggit din na si Maria ay co-redemptrix. So, hindi winawalang bahala na si Maria ay katulong. Ang hindi ina-acknowledge ay yung apparition. Magkaiba yung doktrina kaysa apparition ng Our Lady dito po sa Lipa. Thank you po. Okay po. Sana po'y nasagot ang ating katanungan. Meron pa po bang mga questions mula sa ating audience?
Yan. Ito po, may tanong po ulit mula online. Sa gagawing Episcopal Coronation, ano po ang magiging epekto nito sa aming parokya o sa ating parokya? Yan. Ano po yung effect nito? Go, Brother Paul. Ay, Father Paul. Yan. Sa gagawin po nating Episcopal Coronation, no, sa December 8, malaking-malaki ang magiging epekto nito, no? Kita po natin, naghahanda pa lamang tayo, nararamdaman na natin yung epekto. Noong una, ang tanong natin ay alinbaga ang kokoronahan. Minsan ako po ay minakausap, no, na isa sa ating mga parokyano dito, alinbaga yung kokoronahan, yung bagang small, medium, o large, no? Meron tayong small, ito yung original image. Meron tayong medium, yung festihada nating tinatawag na nilalabas kapag magnodobina ng Immaculate Conception. Meron tayong large, yung nananatili sa bahay ng Hermana Mayor kapag siya ang hermana sa taong iyon. Ang tanong ng mga tao, alin kaya doon ang kokoronahan? Ngayon, nakikita na natin yung isang malaking epekto. Nakita na natin at mas nakilala natin, alin ba yung matanda nating imahe? At isa sa mga magagandang epekto, muli tayong nakabalik sa pagdedebosyon sa Kanya. Maaaring lumipas ang mahabang panahon, hindi naman nakikita itong matandang imahe. Pero nandito rin yung mamahal kay Maria bilang ating patrona, bilang ating ina, at bilang ating reyna. Parang hindi nakatuon sa nakikita nating larawan. Naandun yung pagmamahal natin. Lumipas ang panahon, dumaan ang ilang henerasyon, pero naroon yung ating pagmamahal. Kaya kita po agad natin yung epekto. Wala pa ang Episcopal Coronation, lumalim na tayo. Kaya po, isa sa mas magiging maganda pa nitong epekto, pagkatapos po ng Episcopal Coronation, sana tayong mga nakasaksi nito, tayong mga nakadama nito, mas maipalaganap pa natin yung debosyon sa pamamagitan niya. No, maaaring dito sa atin, siya ay tanyag na, sana ay ipamalita rin natin sa iba nating mga kakilala, lalo na yung iba pang nating mga kabungang kahoy mula sa iba't ibang parte ng daigdig. Ayan. Gusto kong idagdag yung laging sinasabi ni Brother na yung dahil iba't iba ang kinoronahan, alam ko na kaya ito kinokoronahan ayon sa petition ay napakaraming mga milagrong nangyayari. Pero nananatiling ang himala na hinihingi ng Mahal na Birhen ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling na physical, kundi yung kagalingang spiritual. Tulad ng mga santo, sino bang ating malimit lapitan? Yung balang santo na gumagawa ng milagro o santo na magpapabago ng aking ugali kung ako'y masyadong laging paangil, laging tamad? Siguro ang isang himalang mangyayari kung nangyayari sa akin ang himala. Anything that you would like to add po, Brother Michael? So una, katulad nung nabanggit ko kanina, no? Yung araw ng koronasyon, yun yung pagdiriwang ninyo ng pagkilala ng malawak na malaganap na pamiminto sa inyong mahal na patrona na masasabi nating siguro'y lumalabas na sa boundaries ng inyong parokya. Pero more than the recognition, ang mahalaga yung mission, ang patuloy na palalimin ng pamimintuho upang ito'y maghatid sa atin kay Kristo at magbunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, nais ko rin balikan din yung sinabi ni Father Paul, no, na minsan nga nagiging issue yan, sino ba yung imahen na kokoronahan. Kung tutuusin, halimbawa sabihin natin sa isang dambana o parokya ay may tatlong imahen yung iisang pamagat ng Mahal na Birhen. Dahil pare-pareho naman yung imahen ng Mahal na Birhen, kahit alin dyan, pwede mong koronahan. Pero kung may pinakamatandang imahen, dahil ito yung kumakatawan at sumasagisag sa katandaan din ng pamimintuho, nararapat lamang na iyon ang koronahan, no? Dahil na-experience ko yan doon sa isang shrine na kinoronahan, tatlo yung kanilang imahen, no?
Parang ganun din, Father, small, medium, and large, no? Yung original, maliit, no? Halos malaki lang ng konti sa inyong patrona. Tapos nagpagawa ng segunda imahen, dahil nga maliit yon at ito yung naging processional image. At nung pinagawa yung retablo ng simbahan, nagpagawa ng mas malaking imahen, no? So, ang tanong ngayon ay dapat ba yung nasa altar ang koronahan kasi siya yung nakikita ng mga tao? O itong pinakaunang imahe na nakatago sa isang side altar, no? So, ang minungkahi ko dun sa parish, dahil kinonsulta din nila ako sa paghahandaan nila, sabi ko, syempre yung pinakamatanda, kung existing at yan naman ay pag-aari ng parokya, siya yung kinatawa nung sinasabi nating devotion lasting through time. Devotion na lumaganap sa loob ng mahabang panahon. Kaya marapat lamang na yun na rin yung gawara ng koronasyon. Pwedeng ako naman na magtanong dahil ikaw ang mas expert sa bagay na ito. Ibang topic naman. Tungkol pa rin sa estatwa, halimbawa Poong Nazareno. Ang isang pamilya may Poong Nazareno. At dahil mahirap pa ang parokya, hindi makabili ng malaking estatwa. So naging for the moment, naging processional image. Kung minsan ang tao may mga pag-uugali na minsan ipinagkakait sa simbahan dahil sa maraming dahilan. So ang ginawa ng bagong paroko, bumili ng bago sa tulong ng mga parokyano din. Ngayon, alin doon ang gagamitin? Napaka-practical na tanong, Monsi, no? Dahil alam nyo yan nangyayari sa mga parokya, no? Yung kabilang istorya niyan, may mga matatandang simbahan na yung imahe ng simbahan ipinaalaga sa laiko. Nung binabawi na, pagkalipas ng ilang henerasyon, hindi na makuha ng simbahan dahil ang sabi ng mga kaapu-apuhan, ibinigay sa amin yan nung pare noong araw. So ngayon ang tanong, yung balik tayo sa tanong ni Monsi, no? Ang decision actually nasa parokya, no? Kasi kung ito ay privately owned at hinihiram lamang, syempre nandun yun sa kagandahang loob nung nagpapahiram. Pero kung minsan nga may ganyang pagkakataon na ayaw nang ipahiram, so dadating yung punto na magdidesisyon yung parokya na magpagawa na ng bago, no? At kung nagpagawa ka ng bago, ang purpose nun ay para sa gamit din ng parokya. So definitely, wala nang lugar yung privately owned, no? Bagamat alam ko, minsan yan ay hindi madaling problema dahil kung yung pamimintuho ay may attachment na dun sa imaheng ginagamit, magre-react yung mga matatanda. Pero sa mga kabataan siguro at doon sa mga hindi naman ganun pakatagal, walang issue sa kanila kung anong imahen. Dahil nga, kung tutuusin, pareho naman nilang kinakatawan ang Poong Jesus ng Nazareno. No? So, pero yun, ultimately, ang magde-decide ay ang parokya, hindi yung may-ari. No? Kung hindi makaya ng kura, di obispo. Obispo, ayun. Okay, thank you so much po. Naalala ko rin po nung sa binanggit nyo kanina yung tatlong requirements, ano po, yung antiquity, napakahalaga. Kaya yung pinakamatanda talaga po ang kinokoronahan, yung devotion, tapos yung miracles. Okay, meron pa pong question. Magandang araw po sa inyo, Sir Michael. Sir Michael, may na-research na po ba kayo tungkol po sa Nuestra Señora de la Escalera na nasa Nasugbu? Kasi po nabasa, bati po sa akin pong nabasa ay ito daw po ay binigyan ng canonical o episcopal coronation yata, kung alam po ito ni Monsignor Ruben, ng dating Arsobispo Ramon Arguelles no September. Kung nagawa niyo na po ba ito ng research, yun lamang po. Nabanggit na sa akin yung Nuestra Señora de Escalera. And actually, nag-reach out ako doon sa, hindi ko lang maalala sino yung na-contact ko. Pero yun nga ang problema, no? At siguro nakita nyo naman kanina doon sa mga slides na pinakita ko ng Episcopal Coronation, maraming walang dekreto.
lalo na yung sinauna, no, yung 1950s to even 1980s, 1990s, no? So, yun yung nakakalungkot. Kaya hindi mo ngayon ma-determine kung ito ba ay official, ibig sabihin, episcopal coronation, or was it just a symbolic coronation, no? Kaya wala pa rin akong eksaktong sagot dahil ang mahalaga dyan maghanap ng dokumento. So, hindi ko alam kung may dokumento tayong makikita sa chancery ng archdiocese, no? At hindi po nag-iisa yung Nuestra Señora de Escalera, no? Dahil may iba pang mga nakita natin kanina na walang ano. Even dun sa recently crowned na episcopal coronation, hanggang ngayon may isa doon wala pang dekreto after more than a year of coronation. Nung nagtanong ako doon sa parokya, ang sabi, to follow. Pero 2 years na, wala pa rin. So sabi ko, sana wag makalimutan. Kasi pag nagpalit ng obispo, maaring mabura na yun sa kasaysayan, no? At walang basihan, no? Kaya yun yung problema minsan. Walang documentation at mahalaga yung dekreto. Kaya ang unang-unang pinapaalala ko ngayon din sa mga, lalo na yung may pontifical coronation, magpadala na ng kopya kagad sa chancery at sa archives ng archdiocese para bukod sa parokya, merong kopya sa diocese. No? Dahil nung nagre-research din ako, nagtanong ako sa Vatican, sa Congregation for Divine Worship, ang sagot nila sa akin, sa shrine ka mag-request kasi nasa kanila yung decree. Eh yun nga ang problema, wala nang kopya yung shrine. Kaya yung decree na ibibigay sa inyo ng obispo ay bukod sa ilalagay ninyo sa isang kwadro, magtago kayo ng kopya sa inyong archives at sa Archdiocesan Archives at i-post nyo sa Facebook para mag-grab ng iba. So ako igagrab ko yon at idodocument ko yon. No? So yun po yung mahalaga, yung documentation. Ayan, we cannot emphasize it more na napakahalaga ng documentation at pagtatago ng decree. Father, meron po kayong nais sabihin? May gusto na ako tanong, yung aking sinabi kanina, yung episcopal coronation ay pang-archdiocese na pagkilala at papaparal sa Mahal na Birhen sa pamamagitan ng paggagawad ng koronasyon ng Arsobispo Gilbert, Arsobispo ng Lipa, at may kalakip na dekreto. Yung pang-archdiocese na pagkilala at pagpaparangal. Kasi ay di yung pontifical, siyempre galing sa Roma. Itong pang-archdiocese, siyempre sa kagalang-galang na Arsobispo. Sa mga parokya, kumisya ng kura paroko ang nagkokorona, adi pang parokya or ano paman. Okay ba yung tawagin ganoon or i-depreciate yung ganoong bagay? Yung koronasyon na ginagawa natin minsan sa fiesta o kaya sa katapusan ng Flores de Mayo, pwede po nating tawagin itong symbolic coronation. Pero dahil ito'y ginawa lang kaugnay ng isang pagdiriwang, minsan sa fiesta ninyo, di ba? Lalagyan nyo ng highlight na kokoronahan halimbawa ng mayor yung imahen. So, symbolic coronation lang siya. Kasi ang koronasyon na igagawad ng obispo at ng Santo Papa dapat nga mayroong kalakip na dekreto. At isang beses lang gagawin. No? Isang beses lang. Kahit i-re-enact mo yan every year, yung original na coronation date, yun ang talagang official coronation. Ako naman ang magtatanong uli. Ganito po, brother, ng bagong papa, si Pope Francis, ang isa sa mga unang ginawa niya ay ang mga monsignor ginawang 65 years old. Hindi ka pwedeng maging monsignor kung hindi ka pa 65. Dahil nagkamayroon ng abuses, naging rektor lang halimbawa ng seminaryo, inirekomend agad ng obispo sa Papa para maging monsignor hanggang sa naging mamera pagkadami-dami ng monsignor. Sa coronation,
phenomenon na dumadami din ang coronation. Hindi kaya may ganito ding tendency na parang may abuse? Kaya nga ang tanong ko, meron bang criteria na ipinapadala ang congregation for worship kung paano, ano talaga ang mga criteria para maging worthy of episcopal or pontifical coronation? So, napakagandang tanong, ano? Yung sa Monsignor lang, sa abot ng aking nalalaman, ano? Totoo nga yun, ano? Na minsan kasi may mga obispo rin na parang form of reward niya yung Monsignor title. Pero siguro ito yung magandang maalala natin na ang Monsignor ay isang honorary title. It does not add anything to the priesthood of the priest. Hindi din siya requirement para maging obispo. Dahil alam natin, may mga obispo tayo na hindi dumaan sa pagka-monsignor, like si Cardinal Tagle, no? Never naman siya naging monsignor. At kaya siguro ginawa ni Pope Francis na itaas yung age limit, kasi nga, by that time, 65, kumbaga, na-establish mo na yung inyong contribution sa simbahan. Kasi di ba alam naman natin, may mga may title na monsignor na they are not able to live up to the expectation of a priest. Not a monsignor, no? Of a priest, no? Of being a good Christian. Now, yung coronation, may nagsabi na rin sa akin yan, hindi ba nagiging uso-uso na lang yan dahil nga dumadami? Kung titingnan natin yung ugali nating mga Pilipino, minsan may ganun tayong tendency, di ba? Nung nauso yung lechon manok, lahat gustong maghanap buhay ng lechon manok kasi mabenta. Ngayon, sino na lang ang natira? Ang kilala, Baliwag at Andox. No? Meron pang yung Chucky ba yun? Yung, Chukstugo pala, Chukstugo. Nung nauso ang shawarma, lahat gusto mag-business ng shawarma kasi mabenta. Kaya lang, yun nga ang problema. Pag mabenta, syempre, nagsasawa din ang tao. So, ganito din ba yung effect kaya nung coronation dahil nalaman nila na pwede naman palang mag-petition? Siguro on the one side, pwede. Pero on the other side, Pueblo Amante de Maria. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa bawat sulok ng isang diocese, marami po tayong dambana sa Mahal na Birhen. At tama po, Monsi, may requirements, no? Hindi kayo pwedeng basta magpadala lang ng sulat sa obispo, lalo na sa Roma, at sasabihin nyo doon, ipipetisyon nyo yung imahe ninyo dahil matanda na, ganyan-ganon, sulat lang. Ibabalik yung sulat sa inyo at hahanapan kayo ng pwede ba magpadala ng picture, history? Tapos, ang requirement din, hindi ko lang napasadahan kanina ng matagal, no? Merong ecclesiastical at civil proceedings na parang ine-endorse yung corona, lalo na pag sa Roma, no, ang petisyon. At kung pwede nga, meron ding signature ng mga deboto na, kasi sa mga deboto, yun lang yung simpleng paraan nila para i-express yung petisyon. So may mga requirements po na kailangang i-submit. At ang aking paniwala naman, ito'y pinag-aaralan ng Roma. Kanina hindi ko din naipakita ng matagal, no? Kasi tiningnan ko yung mga huling decree na lumabas from Rome. Iba-iba po yung haba ng approval. Merong pinakamahaba ng 9 months, pero merong pinakamaigsi ng less than 2 months. So siguro sabi ko, ano kaya yon? Dahil medyo pinag-aralan mo ng mabuti kaya tumagal? May hiningi pa bang dokumento kaya tumagal? No? Kasi yung mabilis, pwede mong isipin, kumpleto na ang dokumento. No? So may requirement po na sinasubmit sa Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacrament. Kahit noong unang panahon, noong 1950s, yung Vatican chapter, no, doon sa nabasa kong aklat ni De Bonsi, pagdating ng petition sa Vatican chapter, may isang canon na naka-assign. Siya yung i-assign sa kanya yung petition. Pag-aralan mo yan. Ngayon, pag nakita mong satisfied ang requirements, then magmi-meeting yung Vatican chapter to decide kung i-approve, and then saka ipapadala yung decree.
na-approve na yung kanilang petition. So may proseso pong ginaganap at ginagawa. Kaya ang mahalaga from our part, at kaya nga ang sabi ko din kay Father Paul, yung petition ninyo sa Episcopal na approve na naman, I would like to think was documented, well documented. Na later on, kung dadating yung panahon na gusto nyo i-petition for pontifical, magagamit nyo yung the same documentation with additional documents lang. Kasi syempre, ang assumption, lumawig lalo ang devotion. Wow, thank you so much po sa inyong napakagandang explanation. Meron pa po ba tayong mga katanungan? Yes, we can accommodate how many more questions? Mga last one na ba? Last one question? Magandang tanghali po sa ating lahat. Sa anong paraan po kami makatutulong sa pagpapalaganap ng debosyon kay Maria? Yan. Ang tanong po ay sa paanong pamamaraan tayo makakatulong sa pagpapalaganap ng debosyon, no? Napakarami po nating ginagawang mga pamamaraan dito sa ating parokya, no? Katatapos lamang ng ating programang ipadama, no? Muli po natin itong ilulunsad sa Lunes. Dadalaw ito sa mga barangay poblasyon, isang paanyaya at dalaw ni Maria. Sa pamamaraang ito, mas naipakilala natin at mas maipapakilala pa natin ang mahal na Birhen. Tayo ay nagpapasalamat na kaagad sa ating Barangay Pastoral Council Coordinators kasama ng kanilang mga parok leaders. Talagang ipinag-imbita at talagang noong sinasamahan sa pagpapanhik sa mga tahanan, no, upang mas lalong maipakilala. Paano pa tayo makakatulong? No, ipamalita natin ito. Ipamalaganap natin yung debosyon kay Maria. Pumunta tayo dito sa ating parokya kapag unang Sabado ng buwan. Ito yung itinalaga nating araw ng pagdedebosyon sa Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion. No, mamaya meron po tayong isa pang mahalagang announcement, no? Tuwing first Saturday tayo po yung nagtitipon-tipon dito, pinaparangalan natin ang ating patrona. Sa ganito pong pamamaraan, makakatulong tayo upang mas papalaganap natin ang pagdedebosyon sa kanya. Hindi ba't kay ganda na mas dumami pa ang sumisimba dito kapag first Saturday, no? So ito po ang ating hiling. So sa ganitong pamamaraan, mas makakatulong tayo. Tsaka sa patuloy nating pagsuporta sa ating ginagawang pagpapalaganap ng debosyon sa kanya. Isa na nga pong halimbawa ang ating ibinigay itong ating programang ipadama, isang paanyaya at dalaw ni Maria. Idadagdag ko lang, ano? Uulitin ko uli yung pagbubunga ng debosyon sa buhay. Halimbawa, Biyernes Santo, prosesyon ng Santo Entiero. May mga debotong humihila sa karo ng Mater Dolorosa. Noong unang panahon, ang prosesyon pag dumaan, ginagalang. Ngayon, lalo na sa Metro Manila, ang tingin minsan sa karo, kotse. Bakit? Kasi yung mga nakamotor, papasok yan sa hanay ng prosesyon. Kasi nga hahanap siya ng daan. Ito, nasaksihan ko mismo, no? May isang motor, nakamotor sumingit. Alam niyo naman yung motor, di ba? Minsan pag arangkada, biglang bubuga ng usok. Yung nasa unahang humihila ng karo ng Birheng Dolorosa, minura yung nakamotor. Sabi niya, wala kang galang sa mahal na Birhen, tas nagmura. Tumigil yung nakamotor. Tumingin sa humihila. Ang sabi, simple lang sabi niya, hihila-hila ka pa dyan, nagmumura ka naman. So siguro yun yung isang malinaw na halimbawa na, oo, namamanata ka nga tuwing mahal na araw, pero hindi nakikita sa iyong ugali yung iyong pamimintuho. Kaya ang pinakamagandang paraan ng pamimintuho sa mahal na Birhen, bukod sa mga panalangin, siyempre kailangan yon, ay makita sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako po, merong naisip na bagong paraan ng pamimintuho. Pag kayo nagsuot ng face mask, ito, Immaculate Conception ng Katedral,
ito ay isang paraan, sa tingin ko, isang paraan ng pagpapakita ng pamimintuho. Hindi lang yan fashion. Kasi meron ako isang face mask, Birheng Peregrina, katabi niya San Antonio de Padua, sinusuot ko yun tuwing Martes. So, isang paraan. Pero yun nga, ang pinakamaganda ay makita sa buhay mo ang katangian ng mahal na Birheng Maria. Okay. Okay na po tayo. So I think okay na rin tayo sa mga questions. Unless meron po tayong mga final message, hingan natin ng message si Monsignor. Last message for our viewers. Kapuri-puri po ang initiative na ito na iniugnay hindi lang sa Coronada, kundi sa 50th anniversary ng Archdiocese of Lipa. At kapuri-puri din kayong mga nagpuntahan dito at mga sumusunod sa pamamagitan ng Zoom. Kaya, mabuhay ang mahal na Birhen! Buhay! Ayan, marami pong salamat. At muli po, maraming salamat din sa ating mga guests, Father Paul, Brother Michael, and Monsignor Robert.